Po, ito po ay si Tatay Jojo ulit, ang Bisayang dako. Ngayon po, ituturo ko sa inyo yung flywheel at saka yung clutch pressure. Dati kasi yung flywheel, sabi ko sa inyo, ay pantay lang ito pag-repis, paggawa. Kasi pinalitan nila yun, bago ang clutch pressure. Ito naman ngayon ay hindi sila bumili ng bago, hindi nila pinalitan, siguro mahal o kaya ay walang stock available. Ibang klase. Ito po yung clutch pressure. Nilagyan ko ito ng, hindi kasi ito kasi tagilid, lagyan ko ng bakal dito, yung tubo, yung pipe, para mahawakan. Pagkatapos ko ng na-align ito, ito na po ang resulta. Tapos ng align, ito po ang naging resulta niya. Kita mo, ito nabawasan, ito hindi. So, ito po ay na-misalign. Bago mag-umpisa na mag-repis dito, pagbawas, ay align mo muna ito. Pag mag-align, ito dito. Kasi pag hindi ma-align, pag ganyan-ganyan, ganun din. Kaya dapat na ma-align ito dito sa ilalim, dito sa ilalim, dito at saka dito. Kailangan ma-align yan. Ito na po ay ang resulta niya, misalign. May lining ito dito, kaya flywheel ito dito, lining ito, tapos ito ay magkadikit yan. Ang harang nila ay lining. Pag-apak yan dito sa kabila, ito po ay spring dito sa kabila sa clutch pressure. Pag-apak yan, yan dito, pag ganun, kita mo may spring yan dito, pag ganun yan, maipit. Kaya kung hindi bumili ang customer o hindi pinilitan ng bago, halimbawa ito ay hukan na ito, unahin mo muna yung clutch pressure pag trabaho. Kasi bago ka mag-upisa, sukatin mo muna dito ano ang lalim, yun ang haba, lalim dito hanggat dito. Halimbawa, ito dito. Yan dito, sukatin mo yung dito hanggat dito. Halimbawa, ito, sinukat ko ay hindi ko pa nabawasan, 6mm ang nabawas niya. Ang original niya ay 6mm. Pagkatapos mong mabawas niya nito, matanggal na ito yung hukan niya, ma-play na lahat, sukatin niyo uli kung ilan na. Halimbawa, ito, natapos ko na. Tapos ito, 6mm yung original. Tapos ngayon, naging 7mm. Halimbawa, 7mm. So, dito ay pag-repis mo ng ganyan, i-plane mo muna. I-plane. Pagtapos ng plane, may diferensya tayo na 1mm. Kasi kung dito, pag-repis nyo, dito kasi ito, at saka ito dito, yan, dito. Pag-repis nyo, dito hanggang yan, bawasan nyo ng 1mm. Para pagdikit nyan dito sa clutch pressure, ito, ang lining nito ay magkalapat din. Pareho. Kasi kung ito lang ang pagbawas nyo, siyempre, malalim na ito dito, nabawasan mo, dito rin, pagtapos mo, ito rin dito, habawasan nyo rin. Kung ilan ang na bawas nyo dito, nadagdag, limbawa, sabi ko nga 6mm, naging, limbawa, 6.5, yung 0.5, yung 0.5 niya, limbawa, 6mm, naging 7mm, para dito lang, ay yung 1mm niyan, dito, i-overlap mo ito ng 1mm dito. Parang nagagano na. Ganan. Magkuhan ka. Dito palaliman mo ng 1mm hanggat dito. Para yung lining at saka clutch pressure ay babalik sa original. Dito. Kasi kung ito flat lang, pagdikit niya dito sa bolt, yun, bolt, simpre yung lining lalayo sa clutch pressure. Kaya ito, dapat overlap ito kung ilang nabawas doon,
yun ang ibawas mo dito hanggang dito lang. Dito. Kasi ito may bolt ito dito. Yan bolt dito. Ah, para makita nyo, yun ang technique diyan. Kasi marami akong naranasan, hindi nila alam ang tsuri. Bawas na sila dito, tapos repeat sila dito, tapos ito press lang, pantay lang. Ganun din pag pasok nila sa bill housing, sa transmission doon, pagkuhan lang, hindi rin gumagana. Kasi ito ay gamit ito yung pag-ship ninyo ng liber. Kasi pag-apak ito dito, ito ay hinto para maka-change gear kayo. Hindi kayo maka-change gear kung tumatakbo yung makina niya, yung pinaka-transmission niya. Kaya dapat ito para magkakambyo kayo dito sa kakambyo kayo ay kailangan na mag-pre-wheel muna siya pagkatapos pagka-shift lever kayo. Yun na lang po. Sana po may natutunan po kayo sa akin. Ito po si Tatay Uli Jojo ay nagpasasalamat po sa inyo. Sana po ay may natutunan po kayo sa video na ito. Halimbawa, may diferensya kayo sa sasakyan nyo, hindi umubra yung pagpalit nyo niyang ng change gear kayo, pagpalit kayo ng granahe, halimbawa, segunda, tersira, ganun. Kailangan yun mag-apak ng clutch, yun ang manual. Kaya kung halimbawa, hindi talaga kubagat, parang maingay sa makina, kasi yung gear yun, hindi pa umuurong, tumatakbo pa. Kasi ito, may diferensya. Kasi may lining, parang brake yan ng sasakyan, na kailangan mo yung lining mo at saka yung brake drum mo o yung clutch disc, no, rotor disc ay magkalapat yun sa lining. Kasi hindi po brake yan. Kaya kailangan yun i-check up nyo. Pareho rin ito sa tatawag natin sa rotor disc o sa brake drum para magkaroon ng preno. Ganito rin ang mangyari kung may diferensya. Kaya po, sana po uli ay may matutunan kayo sa video na ito. Please subscribe, like, and comment. Thank you po. Ito po si Tatay Jojo ulit. Salamat sa inyo sa pagpanood sa video na ito. Salamat po. Bye-bye.